Naunawaan. Kung hindi, i-amen nyo ako kung gusto ko na, kung kailangan ko na magmadali, ha? Okay, praise God, praise God. So, saan ba ako papwesto na mas madali nyo makikita? At saan ko ba itututok to? Ayan. So, habang inaayos natin, o, dito daw sa taas. Ayun. So, habang pinaprepare natin ang ating PowerPoint, welcome kung meron man po mga bago dito na ngayon lamang naming nakasama. Welcome po sa Grace Unlimited Church. Palakpakan natin sila. Welcome! And sino pa? Si Kuya Jeff daw ang muling pagbabalik ni Kuya Jeff. Kuya Jeff from Abu Dhabi! Oh, di ba? At sa lahat sa ating pating Austria family, ngayon ko sila nakasama. Praise God! Pati sila Gazel, tsaka si ate, yan, hindi ako prepared sa name. So, praise God at nagkasama-sama tayong gabi. Praise God! So, sa ating mga nanonood at manunood sa ating YouTube and Facebook, maligayang bati po. Merry Christmas! So, Merry Christmas! Welcome po sa GU Christmas Praise Party Celebration! Amen! Praise God! Praise God! So, ang ating topic po ngayon, di ba, mabilis ako magsalita eh, susundot ko lamang po yung nasimulan nating series, okay? Third Saturday na po ito ng ating series na sinimula ni Pastora G, A Reason to Celebrate. Of course, itong ating series dahil Christmas, we will always have find reasons para mag-celebrate ng ating Kapaskuhan. So, matanong ko kayo, kasi talagang kanina pa kayo tahimik eh. Ano bang laman-laman ng ating mga isip nung tayo pumasok dito sa party na ito? Ha? Raffle? Or baka parang nag-worry ba tayo kung ano bang kakainin nating buffet? Baka medyo Arabic yung lasa? Ano bang food? Or inisip natin, andyan ba, parang wala dito yung nakabunot sa akin ha? Nag-worry ba tayo? Or iniisip natin, naku, patay, hindi kasha yung damit doon sa binilan ko. Diba? Ang mga tahimik nyo talaga. Ano ba mga iniisip natin? So, ito tayo ngayon, diba? A Reason to Celebrate. Pinapaalala ng series na to. Hey, it's never. Ano? Oh, yung dance number. Diba? Mamaya mga dance number na yan. I-recall na sa mga isip. Pinapaalala ng series natin, hey, GU family, it's never about us, it's never about you, itong party na to, okay? It will always be a party for Jesus Christ. Siya po may birthday, hello! Diba, naimbitahan lang tayo, sabi ko nga, nag-throw ng party si Jesus sa GU. Okay, thank you Lord, nagpa-party ka dito sa GU. Sinabi ni Ate Geraldine, we have a reason to celebrate kasi yung first sa series niya is God is with us. Naintindihan niyo ba yun? At naunawaan niyo ba yun? Eh, parang tinagalog ko lang. Naniniwala ba kayo doon? Diba God is with us? Hello, si Lord na nanahimik sa kanyang glory sa kalangitan but He decided to come down. Diba mabuhay bilang tao, makasama tayo. God is with us at hindi naalis si Lord. Kahit physically si Jesus ay napunta sa taas, but His Spirit remains in us. Amen. Amen? So God is with us. Always a reason to celebrate. And then last week po, si Sister Rain na nandito sa harapan ko, nakapamasko, ang kanya naman pong topic ay Light of the World. Diba?
a reason to celebrate. Hey, brothers and sisters, ayan ba kayo? Amen, nga pakta nga tayo. Amen, di ba? Woo! So, second week po natin, pinaalala sa atin ni Sister Rain. Ang likot ko sa camera talaga. Pinaalala sa atin ni Sister Rain ng reason to celebrate because si Jesus dumating sa mundo and He is the light of the world. Diba naalala niyo sinabi niya, may klase daw ng light. May light na nakikita at may light na hindi nakikita. Gaya nung mga radiation sa mga microwave, hindi nakikita yun. And si God, God the Spirit, hindi nakikita. But He made Himself seen and available to us human. Diba? Sa katauhan, of course, na kanyang anak. Na Diyos din. 100% Diyos at 100% na tao, si Jesus Christ. So si Jesus, light of the world. Nakasama natin. And ngayon naman, sa ating pangatlong week, ang aking topic naman ay, bago natin sabihin ang pangalan ng aking topic or title, dito ako magsisimula. Sa verse na to. Mula sa Isaiah chapter 9, verse 6, sabi dito sa ESV version, "For to us a child is born, to us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Okay, bagay na bagay talaga to tuwing kapaskuhan. Nire-remind ko lang po ha, ang my birthday po ngayon, it's a no ordinary child. Okay? It's a no ordinary baby. Ang my birthday lamang po ngayon na sine-celebrate natin, tama si Pastor Jeff, wala makapagsabi ko talaga bang 25 December nag-fall ang birthday ni Jesus. But even so, ang sine-celebrate natin sa season na to ay ang kapanganakan ng anak lang naman na to ng Diyos, na Diyos din na tinatawag na Wonderful Counselor, Mighty God, Bible nagsabi, Everlasting Father, and Prince of Peace. Diba? Siya lang naman may birthday ngayon. At kung kayo'y naimbitahan sa birthday ng anak ng mga amo nyo, for sure magpe-prepare kayo. Diba? Magpe-prepare kayo. Baka nga yung regalo nyo kabog talaga yung regalo nyo, paghahandaan yung outfit nyo, at hindi kayo sisimangot dun. Boss nyo yun Diba? How are you? How do you find the party? Yes, sir! Yeah! It's fun! Diba? I-enjoy mo yun, amo yun What more? Itong birthday party ni Lord, oh. Kaya nga sabi ko, yung smile natin, yun yung mga dadali natin, pinakamagandang suot natin ngayong gabi. So ngayon, ito nga ang aking topic. We will talk about yung peace. Okay? Ang topic natin ay the God of Peace. But bago yan, I wanna show this one to you. Sino dito nakarelate na ito? Pinagdaanan maybe last week? Ngayon, si Mother, si Rain, si Joel, di ba? O yan, yung mga hilong talilo. Sino mga hilong talilo dito? Di ba? Tingnan mo, work, pera, sahod, inflation, yung lulutuin niya, paperworks, pati kape niya, ewan ko ba dyan, yung globe, di ba? Yung laptop niya, pati yung pet niya, iniisip niya, pinoproblema niya. Eh dito naman sa side na to, family. Okay, for sure, isa yan sa laman ng mga isip natin at isip niyo, maaari. Mga family, anak, ito yung household chores, pamalansya, pag-grocery, lahat na siguro sports, ang di ko lang pinoproblema dyan, siguro gym. Kasi di ba ako nag-gym, di ba? O, solve, di ba? Pero lahat yung parang ako yun eh. Pati yung sa taas, nakakatawa. Tiyan mo meron nung hindi maintindihan yung kung ano doon, di ba? Malamang yun, samot-sari na hindi na rin natin maintindihan. So bukod sa akin, sila Ate Len, lahat daw, yung mga namroblema, di ba? So mga naglalaro at mga isip na hilong talilo, kami yun. Sige, thank you na lang at hindi nyo naranasan, pero kami yun, ha? Na nakaranas ng ganito, aligaga talaga. Pero sabi ni Lord, pinapaalala ngayon, no, ngayong Kapaskuhan, you don't have to. Kasi sinabi nga a child is born At yung child na yun, Prince of Peace. Diba, Che? Kung ikaw hilong talilo ka, you don't have to. Diba, may dumating ni. Si Lord dumating. And siya ang Prince of Peace. Ito nga, the God of Peace. Yan ang aking topic ngayon, ha? The God of Peace. And sino yan? Si Jesus. Okay? The birthday boy, si Jesus Christ. Now, basahin natin sa Micah. Ito si Jesus. Pagpalagay natin siya si Jesus, napaka-cute. Sabi sa Micah 5:4-5, "And he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord." Ito po si Prophet Micah, sinabi niya to. Ikaw, Bethlehem Ephrata,
saan pinanganak si Lord? Bethlehem, di ba? Ikaw, Bethlehem, Ephrata, kahit ikaw isang maliit na village, isa kang maliit na angkan ng Juda, sa'yo magmumula ang ruler, di ba? The great ruler. Malakas po boses ko para magising kayo. Pero malakas ba? Na-conscious eh, no? Sabi, Bethlehem, sa Bethlehem pinanganak si Lord, sa'yo magmumula ang ruler. Diba? The great ruler. Ruler. In the majesty of the name of the Lord, his God. And they shall dwell secure, for now he shall be great to the ends of the earth. Diba? Yung ruler na ito magiging great to the ends of the earth. And verse 5, and he shall be their peace. Okay? Ang ruler na ito na magiging shepherd ay siyang magiging kapayapaan daw. Noon at maging ngayon. Diba? Si Jesus Christ. Ngayon sa ibang salin, yung verse 5 na yun, ito siya sa ibang salin, no? Yung dulo sabi, and he will be the source of peace. Yung ruler na to, itong batang ipapanganak sa Bethlehem, magiging source ng kapayapaan. Sabi sa New King James, and this one, capital O, diba? Shall be peace. Diba? Hindi lang source, ito daw to, kapayapaan siya mismo. He will be peace, diba? And then sa Amplified, this one, sinabi na dito, the Messiah, the promised one, diba? Shall be our peace. And then the last one, because he will bring peace. Sa kanya magagaling ang peace, magdadala siya ng peace, siya ang peace. Amen. Lahat ng version nagpo-point out, si Jesus talaga, siya ang peace. Diba? Amen. And now, ito si Jay. Eh, bakit ganun? Peace, sabi. Si peace. Ah, peace si Lord. Oh, bakit ganun? Ito, mga pictures. Hindi pa pantay-pantay yung pagdidikit ka ng pictures, di ba? Oh, images, di ba? Halo-halo na lang yan. Eh, bakit ganun? Eh, bakit ang gulo ng mundo? Eh, yung ka-flat ko lang. Eh, yung kasama ko lang sa partition, laging nag-aaway yung mag-asawa. Hindi ako makatulog. Di ba? Eh, bakit hindi peaceful? Bakit ang mundo hindi peaceful? Eh, teka lang. Si Lord ba nangako ng world peace? Nangako ba si Lord ng world peace? Nung umalis si Lord at magsalita siya sa kanyang mga alagad, ang sabi ni Lord, makikita sa dyan, no? I have said these things to you, sabi niya sa mga alagad, that in me, you may have peace. Para sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan kasi in the world, you will have tribulation. Yun ang sinabi ni Lord, tribulation, bago siya umalis, di ba? Bago siya mag-ascend. Tribulation, magkakaroon doon ng paghihirap, di ba? Kahirapan, pasakit, yun ang sinabi ni Lord. Pero sabi, but take heart, okay? Be strong, because I have overcome the world. Sabi ni Jesus, meron at meron yan sa labas magulo, but take heart, I have overcome. Natalo ko na, nagapi ko na ang world. Natalo ko na, alam mo nang kung gagawin dyan. Ang world peace na yan, mangyayari yan when Jesus Christ comes back and mag-reign ulit sa atin. But while we are waiting for His second coming, expect paglabas nyo may mga away sa inyo. Baka mamaya ang kasama nyo kasi nagkamali kayo sa steps, aawayin kayo. Ganoon kayo, yun, nag-practice tayo ng hanggang alas 11. Di ba? O kaya yung binigyan nyo ng, yung ano nakatanggap sa inyo ng regalo, bakit ganito naman sis? Ang liit. Expect it, di ba? Expect it kasi mangyayari because this is a fallen world and corrupted world. Sabi nga ni Lord, in me, sa kanya, mayroong kapayapaan. Reminder. Ngayon, ano itong peace nga na sinasabi? Unang-unang peace na binigay ni Jesus Christ and pinaka-importante, it's the peace with God. Okay? Si Jesus Christ dumating para plantsyahin, ayusin, maging magkabati uli ang man at ang Diyos. Amen? Yun ang una natin pasalamat. Hindi yung ngayon yung salamat yung nakatulog ako. But first and for all, yun ang pasalamatan natin dahil tayong lahat minsang naging kaaway ng Diyos. Diba? Bago ka pinanganak, nasa sa sarili mo na ang seed ng kasalanan. Dahil nagkasala ang mga unang magulang natin, si Adam and Eve. Ang sinasabi doon na yung relasyon daw ng Diyos, hindi daw, but nasa Genesis, ang relasyon ng Diyos at ng tao noon, si Adam and Eve, perfect yan, friendship. May mababasa ka nga doon na God was walking in the Garden of Eden. Pero na nagkasala yung unang magulang, sila'y napaalis sa garden. Kaya naman, kapag nabasa niyo yung Bible, di ba, masasabi na ang the way na pag-worship sa Lord, hiwalay nagkaroon ng barrier. Biruin mo, meron nagkaroon ng Holy of Holies na makapasok lang ang mga high priest at once a year.
Ibig sabihin, hindi kagaya dati, ha? Yung kung gano'n tayo kalayo ngayon, hindi po kagaya dati noon. Noon, hindi ka pwedeng papasok basta-basta sa presensya ng Panginoon dahil ikaw ay kaaway. Pero dahil nga sa pagdating ng batang iyon na nagbe-birthday nitong season na to, aba, na-restore. Na-restore ang relationship natin. Itong unang-una, nagkaroon tayo ng peace sa Diyos. Ang nangyari dyan, sabi pa ng Romans, oh, for since our friendship, di ba? Yung friendship natin with God was restored. Nasira eh. Naging kaaway eh. May kasalanan eh. May kasalanan ka. Holy ang Diyos. Eh ano ka, hindi pwede ka sa Diyos. Di ba? Kasalanan ka kahit maliit yan. Hindi ka pwede. Holy yan. Walang bayad na kasalanan ng Diyos. Kaaway ka. Pero nga, nang dahil sa ginawa ni Jesus Christ, yung friendship na nasira ng kasalanan, na i-restore. Nabuo. Ang sabi dito, paano daw? By the death of His Son lang naman. Okay? Sabi nga ni Paul, ang ganda na sinabi ni Paul, oh, si Lord, pwede siyang nag-send ng mga army dyan eh. Pinagpapatay tayo lahat ng mga makakasalanang tao. But hindi. Ang pinadala ni Lord, anak lang naman niya. Anak na pumasok bilang baby. Diyos yun ah. Pinili niyang maging baby, pumasok sa human history. Diba? Walang mga dramatic mga angels, walang mga dramatic na mga kung anong mga kumakanta dyan, mga kung sino man, para i-welcome yung pagdating niya sa manger. Kasama ng mga pastol, diba? Mga hayop, diba? Yun lang naman. Kaya ganyan yung sineselebrate natin. Alalahanin natin yun. Birthday nga natin, pinaghahandaan natin eh, diba? Birthday natin, pinaghahandaan natin. Ano ba tayo? Pinangalak lang naman tayo ng 1981. Oy, nabukay yun. Nabukay yun, diba? Pero ito, si Lord yan, di ba? We were still His enemies, di ba? Pinadala ni Lord ang kanyang anak na matay, si Jesus Christ, while we were still His enemies, and we will certainly be saved through the life of His Son. Pinadala ng Ama ang anak while we were still enemies, Joel. Hindi ka pa man lang nakakilala sa Diyos at hindi mo pa man lang tinatanggap ang Diyos. Pinadala na 2,000 years ago. Siya ang peace offering, si Jesus. Kaya ang gagawin natin yung mga hindi pa masyadong nakakilala or naunawaan, yung laki ng grasya ng Panginoon, tatanggapin natin yun, ha? Lord, talagang ano, talagang kung wala sa'yo, wala talaga. Kaaway na turing ka talaga. Habang tayo mga kaaway, habang tayo hindi pa nagsusorry, pinadala na ang kabayaran ng kasalanan si Jesus. And now, sabi pa sa Colossians, oh, through the Son sa pamamagitan ng anak, God decided to bring the whole universe back to Him. Sa pamamagitan ng anak, si God ang nag-decide. Isipin mo, sabi pa, God decide, God made peace through His Son's blood on the cross and so brought back to Himself all things both on earth and in heaven. Abay, tao na nagkasala, si Lord pa nag-decide, si Lord pa nag-made, si Lord ang gumawa ng paraan. Naunawang ba natin na lahat ay in-initiate ng Ama dahil nga gusto niya friends niya tayo eh. At hindi lang tayo naging friends muli ni God dahil sa dugo na dumanak ni Lord, naging mga anak rin tayo, FYI. At bilang anak, tagapagmana rin tayo. Yun lang naman ang ginawa ni Jesus Christ, di ba? Yun, kaya nga talagang wala tayong karapatan na magmukmuk ngayon. Birthday niya, oh, di ba? Praise God, palakpakan natin si Lord, di ba? Para, kumbaga, magsaya man tayo mamaya sa game, sa pagkain, at is ngayon nagsasaya tayo dahil Lord, ito yung katotohanan. And ito ang nag-iisang dahilan kung bakit talaga tayo nagsiselebrate ng Christmas. Amen, para kung kandidato, ano, parang kampanya, di ba? So, ito nga, di ba? Si Jesus Christ ang namagitan. And FYI, hindi yung kagaya ng pamamagitan natin. Sige na, pati na kayo. Parang laro na tayo. Di ba, mga bata tayo, pati na kayo, parang laro na tayo. Hindi po ganun, hindi nakuha ng sorry, ha? Hindi sorry ang nagpabati sa atin, nag-ayos ng relationship. Buhay ni Jesus Christ po yun, ha? Hindi lang sorry yun, buhay. Kaya ang ating salvation ay costly. Salvation nyo, salvation ko, costly yun. Amen? Ngayon, peace with God, sabi nga. Ito talaga unang-una, naayos ang relasyon natin sa Diyos Ama. Ang pangalawa naman ay peace within us. Mabilis lamang naman to.
kapayapaan sa ating mga sarili. Yun yung sinabi ni Jesus, di ba? I'm telling you this so that in me you may have peace. Ito yung sinasabi niya, na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mga ating loob, of course, in us. Sabi, Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Hilong talilo ba, Ati Len, Che? O alam na namin ngayon. Magkakaroon daw ng peace, hindi lang peace, perfect peace, kung ifo-focus ang mga isip, ang tiwala sa Panginoon Diyos. Okay? So kung ano man ang pinagdadaanan nyo, baka last week nyo pa daladala, at ako pa, last week ko pa rin daladala, at hanggang ngayon daladala ko. Tapos pati next year, daladala ko na rin. Ako, patay next year na, ilang... Diba? Ang dami na advance sa pag-iisip. Sabi ni Lord, kaya yan. May peace ako. Magtiwala ka sa akin, focus your thoughts on me. Fix your thoughts on Jesus Christ. Ngayon nga, sa ating mga nagugulumihanan, maganda yan kasi may prescription of peace tayo. Diba? Pag may sakit tayo, pumupunta tayo sa doktor and nagpre-prescribe ang doktor. Ang doktor, sinusulat ko anong mga gagawin, anong inumin, anong oras, gano'ng karami. Kung tayo yung nagugulumihanan, Bible. Ito po yung verse. Pwede niyo siya i-mark, pwede natin i-mark sa ating mga Bible or screenshot. Para kapag talagang sasabog na ang isip natin, kagaya sa picture kanina, malaman natin kung anong gagawin. Anong gagawin para ba makabalik ulit sa kapayapaan na nawawala ako? Ito po'y matatagpuan sa Philippians 4:4-7. Babasahin ko po at ating namnamin. Rejoice in the Lord always. Okay? I will say it again. Si Paul nagsabi nun, ha? I will say it again. Rejoice. Ito yung binasa kanina ni Jules. Let your graciousness be made known to everyone. The Lord is near. Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi na natin alam ang gagawin natin. Ito po. Etong gagawin natin, ha? Babasahin at intindihin ko anong sinasabi ba dito. Anong prescription ni Lord? Ang sabi, oh, una, rejoice in the Lord. Verse 4, rejoice in the Lord always. Palagi. Palaging magalak sa Panginoon. Sabi siguro ni Paul, rejoice in the Lord. Eh, Apostle Paul, ang dami, paano ito mag-rejoice? I say, rejoice in the Lord. Sabi ni Paul, di ba? Inulit niya, I will say again. Rejoice. So, ang isang salita pag inulit sa Bible, meaning may importansya. Di ba? So, important siya. At ang bagay na pinagagawa sa Bible, ibig sabihin magagawa. Hindi magpapagawa si Lord ng hindi natin magagawa. Kung sinabi ni Lord na kahit meron ng may sakit sa pamilya mo, pero rejoice, oh, inulit 2 beses, so magalak ka, humanap ka na kagalakan sa Diyos, ibig sabihin, posible at kaya. Sabi natin, paano mangyayari yun na si mama nandun na sa, ano, sis Che, di ba? Totoo. Ay, magdadrama na naman ako. Di ba? Paano mangyayari yun? Eh ngayon, aalis na ako, wala naman ako pocket money. Paano yun ngayon, yung ano ko, family ko, ito na, maggaganon na. Paano mangyayari yun? Paano mag-reduce? Paano magiging masaya? Eh kasi nga, akala mo saya. Yun yung pinagkaiba ng joy sa happiness. Ang happiness is based sa happenings. Pag maganda nangyayari, happy ka. Pag hindi maganda nangyayari, hindi ka happy. Eh kaya nga sabi ni Paul, rejoice. Joy ang hanapin mo. Humanap ka ng kasiyahan sa Panginoon. Paano ba yun? Eh, but try. Sabi ko, paano nga ba talaga mag-rejoice? Kapag nasarap na ako ng lahat ng mga gagawin kong nakalista. Paano nga ba? Try to remember God's good things na ginawa sa'yo. Hello, Chi, hindi naman first time mong tambakan ng trabaho. Natambakan ka dati, pero nakalampas. Hindi mo naman first time na hindi makabayad ng ganito. Hindi mo naman first time na talagang short ngayong buwan. Pero, nataguyod. Hindi mo naman first time may nagkasakit sa pamilya mo, ha? At hindi lang pamilya mo may sakit. Maraming may sakit sa buong mundo. Pero, nakatanggap ng healing. Miracle healing man yan. So, try to recall things na maganda. Wala bang nagawang maganda si Lord? Of course not. Kung ilan lang sa tingin natin nagawa ng maganda ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko, well, try to recall it. Sige, yun ang paulit-ulitin mo. And from there, magkakaroon ka ng joy of the Lord.
Kasi nga, kailangan natin yun. Kailangan tayo nagagalak sa Panginoon kasi yun ang kalakasan natin. Di ako nagsabi niyan, ha? O, sinihimaya. O yan. Do not be grieved. Huwag kayong magtangis. Huwag kayong maglukmok. Huwag kayong magmokmok. For the joy of the Lord is your strength. So, kung yun ang hinana, alalahanin. Lord, mabuti ka. Not because mabuti ako noon, but you will still remain mabuti. Kahit sumasablay-sablay paminsan, you will still remain mabuti. Okay? Rejoice in the Lord. And tingnan mo naman, si Paul pa nagsabi, ha? Apostle Paul, di yun, ha? Di, siya. Si Apostle Paul nagsabi. Eh, nung sinulat niya, nasan ba siya? Bilanggo. Diba? Nung sinulat ni Paul, ang epistle sa Philippians, letter to Philippians, siya po ay bilanggo. At kapag bilanggo lang naman po, o kaya Christian ka doon, persecuted, hindi lang naman po gaya yun ngayon na binabash lang, kina-cancel culture. Ang mga Christians lang naman noon na persecuted, napupugutan ng ulo, pinapako ng baliktad, di ba? Sinusunog ng buhay, ganun lang naman po. And then si Paul, nasa bilanggo na siya, any of those pwede mangyari sa kanya. Pero tingnan nyo, rejoice, di ba? Kasi nga, yun ang strength ni Paul. Kay Lord siya humuhugot. Hindi dun sa mga memes. Alam mo, marunong mag-memes eh, no? Eto, pangalawang prescription, ha? Sa pangalawang listahan, sabi, una, rejoice in the Lord. Pangalawa, be gracious to everyone. Let your graciousness be known to everyone. The Lord is near. Sabi na ibang salin, let your gentleness. Okay? Gusto mo ng peace, nagpe-pray ka ng peace, warfare ka naman. Di ba? Gusto mo ng peace, Lord, I want peace. Maya-maya, ala, ang init ng ulo mo. Kung gusto mo talaga ng peace, simulan mo mamaya sa taxi driver. Ha? Anda, ay naku, ang dami natin ganyan. My friend, ang baho, open the window. Ay naku, sino nga nakarelate, di ba? My friend, open the window. Nalampas ka. My friend, not there. I told you. Ay, naku, ganyan na ganyan tayo. Kuya, sa taka full, mga grocery. My friend, not this one. What? Galit ka agad tayo, do? Diba, gusto mo ng peace, pero ang init ang ulo mo, warfare ka. What if patulan ka niyan? Sa kayo mga karating, sagutan kayo. Kaya, mamaya, no? Ang ganda na sana ng gabi mo. Talaga, my friend! No! Gaganong ka, nakapag-away ka, nagsagutan kayo, nasira yung gabi mo. Diba? Kasi, hindi ka nagpaka-gentle eh. Hindi ka nagpaka-gracious, diba? So, kung gusto mo ng peace, pursue. Sabi nga sa Romans na naman. Therefore, let's keep on pursuing. Habulin natin yung peace. I-pursue natin. Those things that bring peace. Kung ano makapagbigay ng kaayusan, ng kapayapaan, that lead to building up one another. Yun daw pursue natin. Hindi lang po ako at kayo may pinagdadaanan sa mundo. Baka yung pagsusungit mo, patulan ka niyan, di ba? May pinagdadaanan din yung mga tao, hindi umiikot ang mundo sa problema mo lang. Kaya respeto lang tayo kasi may pinagdadaanan din yung mga nakakasalamuhan natin, okay? So let us pursue peace. Pangalawa, sabi. Now, pangatlo, do not worry. Gutom na po ba tayo? Do not worry. Di ba? Do not worry, my buffet. Sabi, do not worry, pangatlo. Ay, ito matindi to kasi para sa akin talaga to eh. Do not worry about anything. Sabi, hindi sinabi ng Lord, do not worry about your spiritual growth. Hindi niya sinabi, do not worry about your health. Diba? Hindi naman niya in-specify yan eh. Sabi niya, anything. Anything that you can think of under the sun. Do not worry about it. Okay? May isang mama, sabi niya, napag-decision niya, sabi niya, ganito lang gagawin ko kasi dami niyang problema eh. Parang yung sa picture kanina. I will choose Wednesday as my worry day. Ang gagawin ko, kunyari ngayon, Sabado, aha, di ba? Susulat ko lahat ng, kunyari, anong problema ko ngayon? Hindi ako napag-diet, kunyari, ganun, ganun, babaw lang, di ba? Hindi ako ganito, ganito, ganito. Gagawin ko, isusulat ko, isushoot ko sa worry box ko, hindi ko siya iisipin hanggang Wednesday. Di ba? At least, kaya sabi niya, ganun na lang, parang hindi ako lagi ng problema. Wednesday ko lang siya babasahin. Aba, pagdating ng Wednesday, nung binuksan niya yung box, majority pala sa naisulat ay na-resolve. Na-resolve on their own. Diba? Kaya naman kasi ang worry, diba? Kala natin kasi, ang ginagawa ng worry is like a abandoned man. K-
carrying a load of feathers which he thinks are lead. Diba? Lead, mabigat po yan, metal po yan. Feathers, mamaya mga sayo namin, may feathers. Sala, joke lang, diba? Diba? Ay, ikaw, bedded ko yan, ako yan. Parang bigat na bigat ako. Akala ko kasi ito ko po, mga metal itong bigat nitong daladala ko. Pasang ko daigdig. Hello, sabi ni Lord, nak, feathers lang yan, loob niyan. Masyado kasi yung ina-exaggerate ng worry ang problema. Diba? Yun pong ginagawa ng worry. Nasabi na nga, para ka nakaupo sa rocking chair. Isip ka ng isip, but you are not going somewhere else. Hindi ka naman umaandar. Ganun ka lang ng ganun. Busy ka, pero wala ka na-accomplish. You're just in the same position, the same situation. And ayaw na Lord yun. Kaya nga pag nabasa nyo, o kaya isa-sum up natin ang worry about worry ng mga teachings ni Jesus, ano lang naman yung maiksi lang naman ang summary nun. Lahat ng teachings ni Jesus na sinabi niya, don't worry, don't worry about what you will eat, what you will wear, blah, blah, blah. Ang summary lang nun, do not worry. Yun lang yun. Summary nun, don't worry. Kasi nga, alam ni Lord that worry will make us miserable in the present moment to try and prevent misery in the future. Yun naman talaga may iniisip natin, di ba? Eh, paano pagka ganun? Masyado nating ina-advance yung pagsosolve ng mga kung anong mga problema. Kasi baka pagalitan ako, gawin ko na to. Kasi ganito, yung future ang pinoproblema natin. Ayaw nating magkaroon ng problema sa future. Kaya ginagawa natin, yung ngayon ang inaano natin, ang nasasangkalan. Nagiging miserable na pala tayo. Worry tayo ng worry hanggang maging anxious na tayo. Di ba? Anxious na tayo. Hindi na tayo mapakali. Mainitin ang ulo. Ano ba? Napansin ko pag sobrang worry ko na. Ano ba? May tatawag lang. Ano ba? Amo mo pala, di ba? Ano po ba, sir? Di ba? Ano ba? Ganun na kagad tayo. Ang init ng ulo natin. Hindi tayo makapag-focus. Hindi natin ma-enjoy yung moment. Lahat yun na neglect na natin kasi nga focus na yung problema ko. Yung problema ko. Di ba? Ang kasi naman, ang kaisipan nating tao, eh kasi pag di ka ng problema, parang wala kang pakialam. Kaya nga sabihin natin sa mga kasama, nainis tayo sa mga kasama natin na, bakit di ka ng problema? Ako na ba may pakialam dito? Ako na ba nagkikare dito? Diba? May ganun tayo. Ako lang ba talaga nagkikare sa pamilyang to? Kasi asawa mo, yung kasama mo sa flat, o kaya ka-work mo, chill. Alam niya yung problema, pero alam niya paano i-handle ikaw. Kasi mo, ako na, gagalit ka kasi ikaw aligaga, ang itsura mo, stress na stress ka, yung kasama mo, chill na chill. Kasi nga, yun ang wrong mindset. Ini-insert ng kaaway hanggang sa tayo, tinatanggap natin, oo nga no, at least wala man ako, sabi pa natin, wala man ako magawa, at least nag-worry ako, parang feeling natin, nakikontribute tayo. Diba? Kaya sabi ni Lord, wag, kasi magiging miserable, kaya nga present ang tinawag eh, diba? Yung sabi, di ba, yung word ni Lord is a lamp on your feet. Pero yung lamp, ang lamp ba kita ka agad doon? Di ba lamp on your feet? Ibig sabihin, yung pinakamalapit lang. Hanggit maaari yung liwanag, yung pinakamalapit sa'yo. Kasi yun ang importante, yung pinakamalapit. Dahil ang bukas ay hindi ipinangako. Sino na nakarating ng Sunday? Sino na nakarating ng Wednesday? Ay, ng Monday? O sabi na lang, sino yung nakakaalam dito ng mabubunot niya mamaya? Wala, di ba? Hindi pinangako, kahit ang bukas, hindi pinangako. Kaya nga sabi dito, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen? So paalala po sa atin yan ha, huwag na natin i-worry mo. Lalo na kapag wala na tayong control. Ano ba gagawin mo kapag wala kang control? Diba? Parang, ano gusto mong pigayin sa utak mo? Bala, papangit ka, tapos magmumukha ka naman sa tanda sa age mo, hindi ka 1981, 41, diba? Yaba, kanyari, no? Diba? Sabi ni Lord, wag, please, ayaw niya yan. Ayaw mag-worry kasi yung nga, present is a gift. Diba? I-enjoy natin. Ang sabi nga, it takes a little faith to bring our soul to heaven. It takes a little faith to bring our soul to heaven, but it takes greater faith to bring heaven to our soul.
Christian tayo, totoo naman eh. Lord, talaga, I accept you, Lord, with all my heart na ikay aking Savior. Sa heaven ka. Sa iyong pagliban sa mundo, sa heaven ka, mga kasama mo. Pero, sayang naman. Kasi nga yung faith mo, hindi mo ini-exercise. Yung heaven, hindi mo nadala dito. Ano, sabi mo sana, ano na ako, kunin na ako ni Lord para makapunta na ako. Diba? Ano kasi Jonah? Sana mamatay na lang ako. Patay mo na lang ako. Diba? Sayang naman. Yun ang pagkakaiba natin ng mga ibang Christian na makikita mo. Napaka-peaceful. Kasi nga, sabi nga, magkakaroon ng perfect peace pag ang thoughts at ang trust ay pinut kay Lord. Tumabi ka sa isang Christian na napakaliwala sa muka, malamang ganun ang ginagawa. Ikaw, Christian ka, pupunta ka rin sa langit later on, pero mukha ay ganun. O, stress ka. Kasi nga, ikaw na, gusto mo mag-take charge ka. Ang sabi, pag hindi mo binigay ang worry mo sa Lord, that is pride. Sabi mo, Lord, itong aspect lang na to, ha? Itong money, sa'yo to, Lord. Pero itong love life, akin to. Ha? Ako naman ang problema niya. Paano ko ba siya mapapakip sa buhay ko? Paano ko ba siya mapapaligaya? Gano'n, di ba? Kumbaga, hinuhold natin yung bahagi. No. Sabi ni Lord, anything. Bigay mo kay Lord, wag kang mag-worry. Sayang naman ang ganda. At ito, pang-apat. Be prayerful and thankful. Diba? So ito ha, rejoice in the Lord sa mga nagugulumihanan. Magdiwang, maghalak sa Panginoon. Be gracious, be gentle sa lahat. Huwag mangamba, do not worry. At pang-apat, be prayerful and thankful. Ang sabi sa verse sa Philippians na gusto natin, but in everything, kung kanina huwag mo problema sa kahit anuman, itong sinabi sa lahat, in everything, sa bawat bagay, through prayer and petition, with thanksgiving, I made it bigger, present your request to God. Diba? Sa lahat ng bagay ang gawin, sa lahat ng pangangailangan, ipdulog sa panalangin, nang may paghingi, at salamat. Yan ang namimiss natin. Diba sa prescription, pag sabi, oh, ito bibilin mo ah, mahal yung isang gamot. Ay, hindi ko bibilin. Okay na siguro itong iba. Eh, tignan mo kung kailan ka gagaling. Yeah? Hindi mo bibigyan yung full visa. Hindi bibisa ng, ibig sabihin na parang dapat mamaya magaling ka na, ay, hindi mo binili yun kasi mahal naman to. Ay, mapaito, hindi ko ito bibili, hindi ko ito inumin. Hindi ka tuloy, hindi nag-take effect ng dapat yung kung ano prescribe sa'yo. Ganito rin, at guilty ako dyan. Rejoice, okay, hanapan natin, Lord, thank you, ginawa mo na to eh. Nanalangin ka, you try na maging ka, maging pasensyosa, diba? Eh kaso pagdating dito, pinanalangin mo, hindi ka pala nagpasalamat. Kulang yung sa prescription. Diba? Kumbaga, ako lang ba yung guilty? Kulang yung sa prescription. Sabi, magpasalamat ka sa Diyos. Nilagay yan dyan. Ibig sabihin, kailangan. Kaya huwag tayong magtataka, che. Kaya pala, bakit Lord, hindi ako at peace? Eh pinanalangin ko naman. Diba? Pinanalangin ko naman to eh. Ba't hindi ako at peace? Paano hindi ka nagpasalamat? Hindi ka nagpasalamat kasi pag sinaliksik ang puso mo at binuksan na Diyos lang nakakita tagustugusan, makikita pala doon, in your heart, hindi ka naman kasi naniwala sa mga pinagdadasal mo. Diba? Hindi ka nagpasalamat eh. Kasi in your heart, kaya naman gawin ni Lord yun, kaya naman pagaling si Mama. Pero gagawin ba niya? Diba? Ano ka? Doubtful ka. Yun ang reason ko ba't di mo kaya magpasalamat kasi doubtful ka. Diba? Pero kapag kinlay mo na, di ba tayo sa friend natin, uy, Rain, sagot ka sa, Rain, ikaw mamaya sa Spiritual Thursday, ah, thank you. Wala na siya magagawa. Thank you na ako eh. Kuwa, parang kinlay ko na oo siya. Wala siyang panang tumanggi. Thank you, kasi kinlay ko na, naggagawin niya. Ganun din si Lord. Lord, bahala ka na mamaya sa preaching, ah, thank you. Ito ang mga gusto kong mangyari, Lord. Loobin mo, Lord, thank you. Kapag sinil natin ng thank you, ibig sabihin, we are claiming it. Kumbaga, diba, may nagbigay sa'yo. Thank you. Tinanggap mo na, thank you. Yun naman ang naturalesa. Diba, yun naman, diba, may nagbigay sa'yo. Tinanggap mo, thank you. So yun, eto pala, no, sabi ko, oh nga, Lord, no, ito yung hindi ko nakukuha. Hindi pala grateful yung heart ko. Hindi grateful kasi nga, doubtful. Diba, ang worry is fear-based. Takot ka. Takot kang hindi gagawin. Takot kang gagawin ba? Kaya ba? Diba? So ito ay pinapaalala sa atin.
ang lahat ng bagay idulog sa panalangin na may paghingi at pasasalamat. Kung gusto natin makumpleto ang prescription na binigay sa atin ng Diyos. Sabi, pag ginawa natin lahat yun, and the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag sinunod natin as prescribed, aba, ito yung epekto, ito yung kagalingan na, pagising mo, uy, wala ang sipon ko. Uy, ang ganda ng pakiramdam ko. Ito na yun yung peace na hindi natin mapaliwanag na bakit ganun. Parang pagkatapos Christmas party, natanggal lang ako sa trabaho, pero I'm happy. Uy, bakit ganun? Pag uwi ko, nawala yung wallet ko. Pero, kumbaga, nalungkot ka, pero you don't worry about it. Kasi guarded na yung heart mo, tsaka yung mind mo. Kaya nasabi, which surpasses eh, kahit ikaw hindi mo maipapaliwanag kung bakit, lalala ako ngayon at hindi ako nag-worry. So itong epekto ng ating pagsunod, ng pagtalima sa prescription ng ating Panginoon. Gusto ba natin yung surpasses ng understanding na yung peace na yan? O, alam na natin ngayon. So again nga, maiksi, but it's a simple and short reminder. Kaya naman, be a warrior, not a warrior. Pinapaalala lang ngayon, kung ano yung mga laman ng ating mga isip natin, ha? Ano ba mga winu-worry natin? Baka 2023 na agad ang iniisip natin. Wala ba pong 2023? Again, hindi pinangako. Una-una, hindi natin alam kung mangyayari ang winu-worry natin. At hindi natin alam kung ikaw ang mag-worry dun, baka wala ka na ng 2023. Diba? Kaya wag natin i-advance ang worry natin. But be a warrior. Ganun tayo, sabi ni Lord, I have conquered the world. Warrior ako, di ba? Kung warrior ako, warrior ka rin kasi may Holy Spirit ka. Do not rely on our own understanding, but sa Spirit na siya namang mag-guide sa atin. Maiksilan tayo, kakain na tayo maya-maya. Kaya naman, buffet. It is time to think what we are thinking. O ngayon, magnilay tayong konti. Ano bang maalaman ng isip natin? Tinatabi. It is time to think what we are thinking. Ano bang mga iniisip ko at iniisip nyo? Oh, kailan mga kasagot niyan? Problema ba yan? Finances ba yan? Health ba yan? Relationship ba yan? Family ba yan? About trying na natin isipin saan naglalaro ang mga isip natin. Kasi kung anong iniisip natin, what you think is what you say. What you say is what you do. What you do is what you become. Diba? Lahat nagsisimula sa isip. So, medyo igar natin ha. Kaya lagi sinasabi, renewal of mind. Doon magsisimula yan. Dahil ang kaaway, lagi kang rain, you're so talunan. Rain na, tapos yung problema, ito na naman. Love ka ba ni Lord? Rain. It's time. Patapos na po ang 2023. At may 1 week pa tayo para mag-birthday si Lord. Yung talagang, yung celebration ng birthday ni Lord sa 25th. Ano ba inisip natin ngayon? Attend ako ng Christmas party, pero yung Christmas, hindi ko feel. Yeah, hindi ko feel ang Christmas. Lilipas lang yan. Gastos lang yan. Until now, ganun pa rin po bang mindset natin? So tonight, this is a reminder that we will always have a reason to celebrate no matter what. Kasi nga, ang anak, ang batang pinadala na sinilang sa sabsaban ay dumating upang bigyan tayo ng kapayapaan, di ba? Lahat ng isipin natin ngayon, just a simple reminder, kung ano man niyang winu-worry ko, che, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Okay? Give your cares. Baka naman nakakwento na natin sa ating mga relatives and friends, ating mga kachika, pero hindi natin nasabi kay Lord. Ibigay natin kay Lord, kasi siya lang naman talaga makakapag-solve niyan eh. Even your closest friend can turn you down and can let you down. Pero si Lord, sana naunawaan po natin na how much God cares about you. Amen? Kaya naman, bilang pag-close, for He Himself is our peace. Do we believe? He Himself is our peace. Dumating si Lord para bigyan tayo ng kapayapaan, okay, na hindi natin maunawaan at hindi natin maarok.
Kaya naman, we will always have a reason to celebrate. Dahil yung peace na yan, walang sino man na makapagnakaw sa atin. Walang sino man. When you accept it, at maunawaan mo talaga kung anong peace na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Praise God! So, tumayo na po tayo.